Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Wiper Boys! Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dahil sa hirap ng buhay, may ibang taong naliligaw ng landas, lalo na ang mga kabataan. Upang may mailaman sa kanilang sikmura, nagiging desperado. Natututo silang gumawa ng masama. Tulad ng ibang Wiper Boys na kumikita sa panggigipit sa mga motorista, likas na kayang mga salot ng lipunan ang mga kabataang naliligaw ng landas. O may pag-asa pa kayang magbago ang mga delinkwenteng Wiper Boys? Iyan ang ating aalamin sa pagsimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito sa DZRH 11 Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ops, ops, ops! Hoy, saan kayo pupunta? Ha? Mga Wiper Boys, may bit-bit pa kayong timba at sabon? Wala ka naman! Ito mo! Kailangan namin ito eh! Magpilaw kang kadena! Patahanin mo kami! Hindi na kayo pwedeng magpunas ng salamin ng mga sasakyan sa dating yung pwesto. Teritoryo na yun ng aming grupo. Ano? May reklamo kayo? Hindi pwede yun. Ano? Maghanap kayo ng ibang pwesto. Ano ba ito mo ka? Hindi nyo maaaring palisin dito sa pwesto namin. Ano? Wala nyo ah. Andiyo. Maka siyang Wiper Boys na yan ah. Oo eh. Umpisa mo na pinatatrabaho sa'yo. Ano yung tugin natin? Panata mo na sila. Sige, alayin ka na. Sino talaga ang aban ha? Dali! Sundin mo na si Mayet! Ano? Ano ba naman yan? Yung tugin natin! O, paano yan? Narinig nyo ang sabi ng mga kagrupo ko. Ayaw nyong lumaya sa pwesto nyo na teritoryo na namin ngayon. Alam mo, hindi kami ayaw nyo. Kaya hambalo ko sa inyo ang kadena ng hawak ko. Eto! Alito! Sandali! Tumig ko eh! Alis na kayo dito! Angelo! Ning? Uy! Ikaw pala. Totoo ba yung nabalitaan ko? Sumama ka rin sa grupo ng Wiper Boys? Oo. Sa grupo ni Naboyet. Eh, baka sumama ka sa grupong yun? Eh, siyempre, para kumita. Magkano lang ba ang kinikita ng lola ko sa pagtitinda ng mga chichira sa bangketa? Kapos na kapos yun sa pangkain pa lang namin kasama ni Tayko. Kahit nga tatatlo lang kami sa bahay. Alam mo yan, dahil magkapit bahay lang tayo. Eh, ang sinasabi ko lang, marami namang matinong grupo ng Wiper Boys na masasamahan mo. Eh, bakit sa grupo ni Naboyet ka sumama? Eh, kilalang mga siga at basagulero yung mga yun sa lugar natin, ha? Miyembro na ako ng kanilang grupo. Dahil nakapasa ako sa pagsubok sa akin ni Boyet. Pagsubok? Sa'yo? Yung nabalitaan kong pananakit mo raw sa grupo na Wiper Boys na inagawa niya ng pwesto? Kasalanan nila. Ang aangas eh. Gustong pumulag. Kaya yun, hinambalos ko sila ng kadena. Kung hindi nga sila nakatakbo, baka ospital o sementeryo ang pupuntahan nila. Parang ibang tao ka na, Angelo. Eh, wala namang nabago sa akin, ha.
hindi na ikaw yung dating kaibigan ko na mabait, mapagbiro at masayahin. Paano pa ako magiging mabait, mapagbiro at masayahin sa hirap ng buhay namin ng lola at itay ko? Hindi nga kami makakaya ng masarap eh. Madalas pa, sumasala kami sa oras ng pagkain. Dahil matagal nang walang trabaho ang airpot kong lasenggo. Eh kahit 15 anyos lang ako. Kahit 15 anyos ka pa lang, gagawa ka na ng mali. Yeah. Sasama ka na sa masasamang grupo, mananakit ka pa ng ibang tao na wala namang ginagawang masama sa'yo. Para lang maagawan niya ng pwesto, ganun. Okay lang yun. Mas mabuti nang ako ang manakit, kaysa naman ako ang masaktan. Mali yun, Angelo. Mali na kung mali. Yan ang katwiran. Ang patakaran ng wiper boys na kinabibilangan ko. At wala kaming pakialam sa sasabihin ng kahit sino. Nagbabalik ang inyong lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan, Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Gago ka, Angelo. Tay, huwag mo kayong magalit. Sinabi ko sa iyo kaninang bago ka umalis ng bahay, huwag kang uuwi nang wala kang dalang alak. Yanyo, bukas mabibigyan ko na kayo ng hinihingi ninyo. Dahil may mapupuestohan ako kami ng wiper boys na sinamahan ko. Ngayon ko kailangan ng maiinom. Ngayon! Kaya gumawa ka ng paraan. Oo, susubukan ko. Huwag mo subukan! Gawin mo! Pag wala kang dalang alak, huwag ka nang uuwi. Dahil kapag wala ako nainom, bugbog sarado ka sa akin, bullshit ka! Eto na yung si Cheryang binibili mo, Totoy, oh. Salamat, ho. Ay, Ning, pasensya ka na sana kay Angelo, ha? Wala po kayong aalalahanin sa akin, Lola Linda. Pinangangaralan ko naman ang apo kong yun, na huwag siyang mga arigabyado ng kapwa, at huwag siyang makikisama sa mga kabataan may ginagawang hindi tama. Pero, ano eh? Pero hindi po siya nakinig sa inyo. Kaya nakisama po si Angelo sa grupo ng mga siga at barumbado. At kaya nananakit siya ng iba para lang maagaw ang pwesto ng mga wiper boys na nagtatrabaho ng marangan. Hayaan mo. Kakausapin ko si Angelo. Sana po pagsabihan niyo po siya, Lola Linda. Kaya po nagsumbong po ako sa inyo. Palayuin niyo po si Angelo sa masamang grupo. Dahil baka sa pakikisama po niya sa mga yun, mapahamak po siya. Angelo! Bakit ka naka-standby dito sa kanto? Ano ho? Inutusan kitang gumawa ng paraan makadilihensya ng alak, di ba? Oo, kaya nga ako nag-aabang ako ng mga kasangga ko na makakatulong sa akin na dumilihensya ng pang-inom ninyo. Ang sabihin mo, binabaliwala mo utos ko. Hindi ko pa malalaman kung hindi ko naisipang lumabas na bahay at naispatang kita rito sa kanto. Gago ka! Tay, yan naman po ang hirap sa inyo eh. Oh. Mula pa ako sa pagkabata ko, mabigat ng loob nyo. Ang gaan ng kamay nyo sa akin. Uy. Hindi ko lang masunod kagad ang utos nyo, nagagalit na kayo. Sinasaktan nyo na ako. Nagre-reklamo ka? Ha? Pumapalag ka? Eh, sige! Magreklamo ka! Bumalag ka! Nalalo ka masaktan sa akin, gago! Tumayo ka! Kapalan! Awata! Awata, Jun! Kilala mo ako? Oo! Kalapit pa lang ako, namukha na kita. Dahil pamilya sa akin ang pilal sa pisngi mo. Eh, bumaba ako sa sasakyan ko para awatin ka sa pananakit mo sa... anak mo bang binatili mo yan? Oo, anak po niya ako. Hindi lang po kami nagkaintindihan ng itay ko, kaya nasaktan niya ako. Sige po, maiwan ko na kayo. Parang namumukhaan kita. Ako si Froy. Dating kaklase sa high school ng misis mo. Oo, natatandaan ko na.
Nakakilala na tayo. Naipakilala ka na sa akin ng asawa ko nung bago pa lamang kaming nagsasama na nagkita kayo sa restaurant. Oo. Ang alam ko nga, security guard ka. Matagal na akong tumigil sa pagguguardya. Mula pa nung magbuntis ang asawa ko. Ang muli kong nabalitaan, wala na ang asawa mo. Napatay siya sa pagsisilang sa inyong anak. Nakikiramay sana ako, pero wala na kayo sa dati niyong tirahan eh. At hindi ko na nabalitaan kung saan kayo lumipat. Eh, dito na kami napalipat sa lugar na ito. Doon. Sa barong-barong na yun, sa likod ng bakanting lote. Ah. Oh, sige. Magkikita pa tayo, June, ha? Oh. Bakit, Roy? May dahilan pa ba para magkita ulit tayo? Angel, obsesive ang problema mo. Kung nagkita ka agad tayo, hindi ka sana nanggulpin ang airpot mo. Wala ka rin pera, Boyet. Kaya nga, nagmimirong ka lang dito sa bilyaran ng mamataan kita. Wala nga akong atik, pero may alam akong paraan para mabigyan mo ng mama mong airpot mo. At hindi ka na mabadset sa kanya. Eh, papano, Boyet? Ha? Papano kung mapapasalubungan ng alak ang itay ko? Papano? Nagbabalik ang inyong lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan, Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inudyukan si Angelo ng dapat niyang gawin ang leader ng kanilang grupong Wiper Boys, si Froy na may sinita ng kanyang asawa. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH 11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nakakita ko lang ng kakilalang ninanakitang anak. Bumaba ka lang ng sasakyan, inawat mo na. Sabi ko nga sa iyo, Melly, asawa ng dating kaklase ko sa high school ang inawat ko. O, ano bang pakialam mo sa kanya? Anak niya yung sinasaktan niya eh. Dati namang hindi ka umaawat sa mga nag-aaway eh. Melly! Oh, diba? Mula nung makasal tayo, hindi ko pa nakita na umawat ka sa away ng iba. Noon nga na nagkainitan yung mga pinsan ko, kumakailan lang eh. Dahil sa kalasingan nila, umawat ka ba? Hindi. Pinabayaan mo magkasakitan yung mga kamag-anak ko para hindi ka madamay sa gulo nila. Dahil ayaw mo nga nadadamay ka sa away na ibang tao. Huwag na nga natin pagtalunan ang pag-awat ko sa isa kong kakilala. Pasalamat ka, Froy, ha? Hindi ako naburyong. Kung naburyong ako habang umaawat ka sa away nung nadaanan nating magama, pinaandar ko na sana tong kotse at iniwan na kita. Magagawa mo ba naman sa akin yan? Ah, bakit hindi? Marunong din naman ako magmaneho, ha? Eh, teka. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ulitin mo pang bumaba sa sasakyan kapag may lakad tayo at nasa biyahe. Akat inulit mo. Talagang iiwan kita para magtanda ka. Ate, patingin nga nung tindan yung isang pagay ng sigarilyo. Ah, ate, kang sandali lang. Angelo, yan. Tumalikod ng tindera. Sige na, sandin mo na sinabi ko. Dumikpot ka na ng isang bote ng alak dito sa tindahan. Oo, Boyet. Sige na, sumimpli ka na palabas. Sinabi mo eh. Sisimpli ako. Sisimpat na ako. Aba, hoy! Hoy! Wala kang mayad yung isang bote ng alak na dinampat mo! Ay, ate! Ilista mo na lang sa tubig! Aba! Sipat na tayo, Angelo! Ay! Mamag na ako! Maraming niya yan! Police! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH 11 Race Bayan sa kasaysayan, Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Walang takot makipag-away at manakit ang pinatilyong si Angelo na miyembro ng delinkwenteng Wiper Boys. Dahil na rin sa panggagato ng kanyang mga kagrupo,
at manhid na ang isip at katawan ni Angelo sa pagmamalupit sa kanya ng ama niyang Lasengo. Kasamang leader ng kanilang grupo, nagnakaw si Angelo ng alak sa isang tindahan. Kaya tumawag ang tindera ng pulis para ipadambot ang dalawang miyembro ng Wiper Boys. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Angelo, malayo na tayo sa tindahan. Tama ka. Ito na, dito. Bilis lang ng kamay at mga paa ang puhunan ko para mabigyan ko ng alak ang airpot ko. At malabo pang makulong tayo. Dahil hindi ka agad makaresponde ang mga parap na tinawag ng tindera? Dahil hindi na kukulong ang gaya nating minor de edad. Kaya pala wala kang takot gumawa ng katarantaduan. Kaya nga, kapag problemado ka, takbo ka agad sa akin. At marami kong palusot na maituturo sa'yo, lalo na kung illegal, ha? O sige, paano? Uwi na ako. Okay, bukas ha. Ano yung bukas? Oh, mag-uumpisa na tayo sa racket natin bilang Wiper Boys. Totoy! Hindi po Totoy ang pangalan ko. Angelo. Ikaw ang anak ni Jun, hindi ba? Parang namumukhaan ko po kayo. Ako yung umawot sa tatay mo habang sinasaktan ka niya. Ah, kaya pala familiar kayo sa akin. Nilapitan kita dahil narinig ko yung pag-uusap nyo kanina nung kasama mo. Bago kayo naghiwalay. Narinig nyo? Nagnakaw ka pala ng alak. Eh kasi nga, gugulpihin na naman ako ng tatay ko kapag hindi ako nakadelensya ng mailom niya. Sugapa kasi yun sa alak eh. Oh, huwag ka nang magnanakaw uli ha. O, kunin mo. Ha? Sanlibo ito. Teka, bakit niyo ako binibigyan ng pera? Para hindi ka na magnakaw uli. Para huwag mo nang ilagay sa peligro ang buhay mo. Hoy, 1,000 yun ha? 1,000 yung nakita kong inabot mo doon sa palaboy. Hindi palaboy yung inabutan ko ng pera doon sa labas ng grocery. Kung alam ko lang na bibigyan mo siya ng pera, sana hindi ako pumayag na lapitan mo. Anak yun ang dating kaklasiko at kaibigan sa high school. Kung hindi mo alam sinabing namatay ang nanay niya eh, baka mag-isip pa ako ng hindi maganda sa inyong dalawa. Belly, naawa lang ako sa anak ng dati kong kaibigan. Kaya inawat mo na yung pangbubugbog sa kanya nung ama niya. Inabutan mo pa ng malaking pera. Huwag na nga natin pagtalunan yun. Oy, uli-uli ha. Bago ka magbitayo ng pera, kahit kanino, kahit magkano, alam mo muna sa akin. Oo. Kapag hindi, naku, mag-aaway tayo. Tanda mo yan. Mag-aaway tayo. Nagbabalik ang unico, RH11 Race Bayan sa kasaysayan, Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mabuti, narito ko na sa bahay pag uwi ko, Angelo. Kanina pa ako rito, Lola. Wala pa rito ang itay mo. Kahit naman nandito siya, wala namang problema. Dahil nakadelensya ako ng alak na inutos niyang ipasalubong ko sa kanya. Talaga maaga kong tinapos ang pagtitinda ko sa bangketa. Para makauwi ako na maaga. Para makapag-usap tayo. Bakit po parang galit kayo? May nakapagsumbong sa akin. Nang away ka raw. Na nakitang ibang kabataan. Mga Wiper Boys po yun. Mga maaangas. Mga walang pakisama. Mga swapang. Ayaw magbigay ng puwesto sa grupo namin. Eh mga duwag naman. Iligampas ko lang naman ang kadena. Ayun, nagtakbuhan. Mas fiyado ko matapang. Walang takot sumubo sa gulo. Walang awa sa ibang tao. Habang lumalaki ka, ay kung sino-sino nakakaaway mo, anaarga biyado mo. Masyado kang basagulero. Kasalanan ko ba yun? At sino may kasalanan?
kasalanan ulit, Tay. Angelo! Mula po na magkaisip ako, pinagmalupitan niya na ako. Sinagagalitan. Sinasaktan kahit wala akong nagagawang mali o kasalanan. Wala yata akong natatanda ang araw na hindi ako pinagmalupitan ng Itay. Kaya nasanay na ako sa pananakit niya. Kahit saktan niya ako, di na ako dumadaing. Di na ako umiiyak. Manhid na ang katawan ko sa pananakit niya. Sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ni Itay. Yeah. Masisisi niyo ba ako, Lola? Angel, oh. Masisisi niyo ba ako na hindi ako pumayag maapi ng ibang tao? At sa ibang tao ko ibuhos ang ngit-ngit ko sa pagmamalupit sa akin, Itay? Masisisi niyo ba ako? John, wala ka namang gagawin sa araw-araw kundi uminom ng alak? Maglalanay. Nagsasawa na ba kayo sa pagpapalamon sa amin ni Angelo? Hanggang makakaya ko, maghahanap buhay ako. Kahit ulanin at arawin ako, kahit masama pakiramdam ko, magtitinda ako sa bangketa para hindi tayo sumala sa oras ng pagkain. Eh, ako lang naman na kumikilos mula na yumao ang mama mo. O, anong nireklamo niyo? Ikaw rin ang inaalala ko. Halos araw-araw, kahit wala pang laman yan si kura mo, lumalaklak ka na ng alak. Inagawa mo na yan mula pa nung nagbuntis yung asawa mo. At lalo pa nang mamatay siya sa pagsisilang ng inyong anak. Pwede ho ba, Nay? Huwag nyo na ipaalala sa akin ang nakaraan. Yun, hindi ka naman dating ganyan. No, bago kayo nagsama ng ina ni Angelo, responsable ka. Halos gawin mong araw ang gabi sa paghahanap buhay. Lahat ginagawa mo para mabigyan ang asawa mo ng isang magandang buhay. Sabing huwag nyo na ipaalala sa akin na nakaraan eh! Ay, yun anak. Hanggat maaari nga, hindi ko gustong pangaralan ka dahil ganyan ka eh. Mula na malulong ka sa pag-inom ng alak, ayaw mo na papangaralan ka. Lalo na kapag nakainom ka, kapag lasing ka. Kahit ako na sarili mong inaayaw mong pakinggan. Pero anong gagawin ko, Jun? Ayaw ko na lamang bang magpatuloy ka sa pagiging sugapa sa alak. Dibdib ko. Bakit? Sumasakit ang dibdib mo? Wala ko ito. Yan ang haba sinasabi ko. Baka dahil sa madala sa pag-inom ng alak, magkasakit ka. Kung magkasakit man ho ako, problema ko na yun, Nay. John! Hindi na ho bali magkasakit ako. Huwag ko lamang maalala na karaan na gusto kong ilibing sa limot! Oh, malinaw ang billing ko sa inyo, mga pari ko. Malinaw, Boyet. Kapag nasa presto na tayo mamaya, tapos naka-stop ang traffic lights, ha? Iba sa inyo ang tigasaboy ng tubig na may sabon sa wheelset ng mga sasakyan. Iba rin ang taga-Balaw. Pero huwag niyo kalilimutan sabunin din ang gilid ng mga salamin nila, ha? Okay! At tandaan niyo, yung patakaran ng ating grupo. Alam na namin, walang bayad, walang banlaw. Hingan niyo muna ng bayad ang driver. Kapag hindi nagbayad, huwag niyong babalawan ang windshield at yung salamin sa gilid ng sakanla para makutungan natin ang sapilitan. Ha? Okay! Papa, ang galing din naman ay tinuturo mo sa grupo ni Boyet, ha? Neng! Kalpak nga lang, ha? Huwag mo nga akong alas kayin, ha? Pwede mo naman turuan ang grupo niya na magtrabaho ng marangal, ha? Ano? Gaya ng ginagawa ng ibang matinong wiper boys. Eh, nagtuturo ka pang manggipit kayo na ibang tao, ha? Galing ah! Kundi ba naman, ewan ko, hindi ko maintindihan talaga ako anong laman niya ang utak mo. Hindi ko mukalugar ka namin, uubran sa akin ang katarayan mo ah. Si Angelo, pinagmamalasakitan ko. Ang iniiwas ko mapasama sa palpak na trabaho ng grupo niyo. Dahil kaibigan ko siya. Malis ka nga rito. Lumayas ka sa harapan namin. Angelo, huwag ka nang sumama sa kanila. Huwag mong sundin ang hindi tamang pinagagawa nila sa'yo. Layuan mo na yung grupong yan, masasamang impluensya sa'yo. Narinig mo ba ang sinabi ni Boyet? Umalis ka na. Huwag mo kaming pakialaman.
Angelo! Wala kang pakialam sa akin! Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan, Wiper Boys! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Masamang-masama ang loob na lumayo si Ning sa grupo ni na Angelo. Si Jun naman ay masama rin ang loob na inamin sa kanyang ina. Ang dahilan ng kanyang pagiging lasenggo at pagmamalupit niya kay Angelo. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang pagkamatay ba ng asawa mo? Yun ba ang dahilan ng pagiging sugapa mo sa alak yun? At pagmamalupit mo kay Angelo? Yun ho. At wala nang iba. Pero hindi tama yun, anak. Ano hindi tama? Hindi dahilan ng pagkamatay ng asawa mo para magpakagumong ka sa pag-inom ng alak. O, ayan. Pumulas na ang kalasingan mo. Kaya siguro naman maiintindihan mo na ako. Kahit o nakainom, kahit lasing ako o hindi, malinaw ang utak ko. Alam ko sinasabi ko at naiintindihan ko sinasabi nyo. John, maraming namatayan ang asawa ang hindi nalulong sa anumang bisyo. Huwag nyo ako itulad sa ibang tao. At hindi nagmalupit sa sarili nilang anak. Tama lang na pagmalupitan ko si Angelo. Dahil kasalanan niya, kaya namatay ang kanyang ina. Huwag mong sisihin ang anak mo. Kung hindi sa kanya, nay, buhay pa sana hanggang ngayon ang asawa ko. Walang kasalanan si Angelo sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya mali na pagmalupitan mo siya. Sige, mali na ako kung mali. Oo, John. Magdamdam na kayo sa akin hanggang gusto nyo, inay. Pero walang mababago sa sarili ko at sa trato ko kay Angelo. Iinom ako ng alak hanggang gusto ko at sasaktan ko si Angelo hanggang gusto ko. Naintindihan nyo? Oh, bakit hindi mo pa binabanlawan ang windshield ko? Kasi kapag walang bayad, walang banlaw. Okay, so right na kita natin mga pari ko. Ayun na, dami mo. Maraming motorista ang nakutongan natin. Kung di sila nagbayad, hindi silang na-permiss sa patakaran ng ating grupo na walang bayad, walang banlaw. Tama! Sino ba naman ang gugustuhin hindi mabalaw ng tubig ang mga windshield at salamin ng mga kotse nila? Mo, malaki-laking pera nga pagpapartihan ng ating grupo. Hindi, Angelo, hindi natin papartihin ito. Ibibili natin ito ng shabu. Oh, ha? Shabu? Oo. Oh, mula ngayon, basta't kumita ang grupo natin ng maganda, babatak tayo ng bato. Payag kayo? Ayun! Ayos yun! Buhit! Okay ba sa'yo? Okay ba sa'yo na magbiso tayo ng shabu? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan, Wiper Boys! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sunod-sunuran si Angelo sa katarantaduhan ng mga kagrupo niyang Wiper Boys at binaliwala ng binadilyo ang pagmamalasakit sa kanya ng kaibigang si Ning. Kaya sumama ang loob ng dalagita. Kasunod yun, inudyukan si Angelo ng mga kagrupo niyang Wiper Boys na magbisyo ng shabu. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Angelo, lasing ka ba? Hindi ako lasing. Hindi ka nga umiala. Pero bakit
Bakit ganyan? Parang nagigigil ka, naninigas siyang mga mo. Kala mo lang yun. Nagsyabukano. Hindi ah. Malamang totoo yung sinabi sa akin ng isang kapitbahay natin na nakarinig sa usapan ng grupo nyo na magsyasyabu kayo. Ikaw ah. Wala ka nang ginawa kundi makialam sa buhay ng may buhay. Ikaw na nga itong pinagmamalasakit. Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Susumbong kita sa lola mo. Hindi! Magsumbong ka kahit kanino. Hindi ako natatakot. Hoy! Angelo! Ano ba? Talaga bang sisirayin mo na ang buhay mo? Maniwala po kayo sa akin, Lola Linda. Ning, naniniwala ako sa iyo. Sa itsura po ni Angelo, malamang po gumamit siya ng bawal na gamot. Kaya pinuntahan ko po kayo dito sa pinagtitindahan ninyo. Ah, maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa apo ko. Kawawa po kasi si Angelo kapag tuluyan po siyang nalulong sa masamang bisyo. Pag-uwi ko mamaya, kakausapin ko siya. Sana po pangaralan niyo po siya na lumayo sa kanyang masamang barkada. Papakiusapan po siyang gawin yon. Kasi po, kapag patuloy po siya nakipagbarkada sa mga delinkwenteng grupo ng Wiper Boys, malamang po, tuluyan na siya maligaw ng landas. At malamang po, mapahamak po siya. Naniwala naman mo kayo kay Ning? Bakit hindi ako maniniwala sa kaibigan mo? Hindi ko kaibigan ang pakialamerang yun. Totoo ang sabi niya. O yan, nasa itsura mo ang gumamit ang bawal na gamot. Lola, nabadrip ako kay Ning dahil sa pakikialam niya sa akin. Nagmamalasakit siya sa iyo. Baka mabadrip din ako sa inyo. O di ako? Hindi mo na irirespeto? Kung pakikialaman niyo rin ako. Hindi ka pa talaga magtitino? Kung may gusto kayong patinuin sa bahay na ito, hindi ako. Ang anak ninyo. Na-impluensyahan ka na masamang barkada mo. Lola, kapag napatino niyo si Tay, kapag napatigil niyo sa pagiging sugapa sa alak, at kapag hindi na sa naging malupit sa akin, magbabago ako. Angelo! Pero hanggat hindi nangyayari yun, na tumino si Tay, huwag niyong asahang magpapakatino din ako. Pareho na lang kayong magpakasira. Total, pareho namang patapon ang buhay namin. Nagbabalik ang iyong lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan, Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Roy, bakit ba sa tingin mo papadaan tayo dito sa lugar na to? Malingalinga ka. Wala. Wala? Parang may hinahanap ka eh. Nakala mo lang yan. Siguro hinahanap mo yung kamukha mo, ano? Kamukha ko? Oo, diba? Kamukha mo yung binatilyong binugbog ng ama. At nakita ko nung inabutan mo ng pera. Romelie, kung ano-anong napupunan mo? Sus, kung hindi yung binatilyong yung hinahanap mo, siguro babae. Hindi ako babae. Ngayon na lang. Dahil nababantayan kita. Pero minsan mo na ako niloko. Oh, puro ka duda. O alam ko hindi magsisinungaling yung kaibigan ko na nagsumbong sa akin, ha? Na nakita kang pumasok sa motel na may kasamang ibang babae. Matagal na yon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi ako? Malamang kamukha ko lang ang nakita ng nagsumbong sa'yo. Kahit ano talagang pangulit ko sa'yo, talagang ayaw mo umamin? Dahil wala akong ginagawang kalokohan. Ha? Sige lang. Mahuhuli rin kita. Umel. At minsan lang kitang mahuling niloloko mo ko. Malilintigan ka sa'kin, pati yung babae mo! Oh, traffic pa tayo. Masing! Grace, ay sabuli ko. Hoy! Bakit mo sinabuyan ng tubig na may sabon ng windshield ng kotse ko? Ha? Masing! Baka pwede tapid dyan, sikweta. Ah, sikweta! Banlawan mo yan! Kapag walang bayad, walang banlaw, bossing. Hoy! Maliit na halaga lang ang hinihingi mo.
pero hindi kita bibigyan. Para hindi ka mamiyasang mamerwisyo. Manlawan mo yan! Kung ayaw mo magbayad, bahala kayo sa buhay nyo. Gamitin mo yung wiper mo! Aga! Itarantadong wiper boy yun ah! Hoy! Wiper boy! Huwag kang mamerwisyo! Manlawan mo ang windshield ng kotse ko! Pag hindi, ipapupulis kita! Kuyet, bakit ganyan ang itsura mo? Timahay drawing yung mukha mo ah. Napaaway ka ba? Muntik na, Akelo. Bakit? May ibang grupo ba ng Wiper Boys na kumatalo sa'yo? Wala yun. Takot lang ng ibang Wiper Boy na kataluin tayo. Kabisado naman nilang halang ang mga bituka ng grupo natin. Teka, kanino ka ba muntik ng mapaaway? Dun, sa driver ng kotseng, kukutungan ko sana kanina. Nang sabuyan ko ng tubig na may sabon ng windshield ng kotse, kaya ayaw magbayad. E di, hindi ko binalawan ang sasakyan niya. Kaya, yun, pinuksan niya wiper niya. Saan naglinis ng windshield niya? Sayang nga lang, nakaalis eh. Eh, bakit? Kung di siya nakaalis, nasampo lang ko saan ang sasakyan niya. Kuyet, ano bang dapat natin gawin sa driver na ayaw magbayad sa ating mga wiper boys? Mas maganda siguro pag-usapan natin habang bumabatak tayo. Ano pa nga ba? Ano pa bang dapat natin gawin sa mga maramot? Bahala na kayo. Kanya-kanyang diskarte tayo. Pumasok na si Fry sa trabaho niya. Ngit-ngit na ngit-ngit pa rin mo sa wiper boy na gustong manggipit sa amin kanina. Eh talaga namang nakakakulo ng dugo ang wiper boy na yun. Nung hindi magbayad sa kanya si Froy, hindi niya binalawan ang tubig na may sabon na sinaboy niya sa windshield ng kotse. Ay, naku! Matrapit pa ako dito sa kaling nilikuan ko. Ma'am! Ah! Hoy! Matik mo sinaboy ng tubig na may sabon ng windshield ng kotse ko! 50 lang ho, ma'am. Hindi ko pinalilinis sa isang sasakyan ko! Baliman mo yung sinabi mo sa windshield? Walang bayad, walang banlaw. Hindi ako magbabayad sa'yo, lukuloko! Ayaw mo magbayad? Eh di ba basagin ko na lang itong windshield ng kotse mo? Ay! Dapat sa maramat na katulad mo! Walang iya ka, white man boy! Masagasahan ka sana! Nagbabalik ang Unico, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mabilis na tumalilis parayo si Angelo. Matapos basagin ang windshield ng kotse, lingid sa kanya, nakunan siya ng video sa kamera ng sasakyan ng kanyang biniktima. Ating magpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH, ito sa RH 11 Race Bayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tarantadong wiper boy yun. Manaragot siya sa pagbasag niya sa windshield ng kotse natin, Froy. Kung kasama mo ako, nang perwiswing ka, hindi ko siya hayaang makatakas. Tinawagan lang kita sa opisina niyo para nga sabihin sa'yo na didiretso ako sa barangay hall. Alam mo nga, mahuli rin ka agad ang tarantadong na merwisyo sa'yo. Eh sigurado yun. Alinaw-linaw nang kuha niya sa camera ng sasakyan natin. Ah, sige. Gawin mo dapat gawin, Meli. Alam ko nang gagawin. Magsisisi ang gagong yun na namerwisyo sa sasakyan natin. Malilintikan siya! Tiyempo yung balik ko rito sakaling may nambasag sa windshield ng sasakyan ko kanina. Ayun! Nasa di kalayuan yung wiper boy na yun. Walang yan siya. Padating na rin yung sasakyan ng mga barangay Tanod na sinundo ko. Ay, Chief Tanod!
XO, tamang-tama yung dating natin. Ayun oh, ayun yung wiper boy. Walang niyang yun. Yun ang basag sa windshield ng sasakya namin. Hulihin niyo na! Wala kang ako sinong kaban! Makatanong doon ang kasalanan ko! Wala akong ginagawang masama! Wala akong ginagawang masama! Eh, ikaw yung bumasag sa windshield, di ba? Ako? Oo. Teka, nagkakamali kayo. Oh, hindi ka makapagkakaila. Wala kang lusot dahil malinaw ang kuha mo sa camera ng sasakyan. Teka, makatanod, pitiwan niyo ako. Makatanod, huwag niyo pakakawalan ko lang yan yan. Makasuhan ko siya sa ginawa niyang pagmemorisyo. Malalagot siya! Nagbabalik ang yung lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa kabila ng pagmamalasakit kay Angelo ng kaibigang Sining, naging sunod-sunuran ang binatilyo sa udyok ng mga grupong Wiper Boys na gumamit siya ng bawal na gamot habang lango sa epekto ng shabu. Binasag ni Angelo ang windshield ng sakyan ng isang motorista. Galit na galit ang biktima na ipinadampot ang wiper boy sa mga barangay Tanod at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH, ito sa RH 11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ito lamang sa Ano ang Katotohanan? Roy, kaya kita tinawagan, nandito ako sa barangay hall. Nahuli ka mo ng mga barangay Tanod, ang wiper boy na nambasag sa windshield ng kotse natin? Oo. Nasa custody na siya ng mga Tanod dito. Ayam, kung wala kaming meeting ng mga ka-opisina ko, pupunta ako dyan sa barangay para mabigyan ko ng aral ng tarantadong na merbisyo ng sasakyan natin. Sarap gulpihin ang tarantadong yan. Ako nang bahala sa kanya. Oh, sige. Babalik na ako sa conference room. Nagpaalam lang ako sandali sa boss ko. Nang tumawag ka. Ah, okay, okay. Sige. Mag-usap na lang tayo mamaya pag sundo ko sa'yo. Kakausapin ko na yung mga Tanod. Oh, sige, bye. Bye. Mitch. Yes? Gusto ko raw makausap ng wiper boy. Bakit daw? Ate. Sorry sa nagawa ko sa inyo. Ano sorry? Pagkawarin mo na ako para pakawalan na ako ng mga Tanod. Hindi! Kakasuhan kita. Ipakukulong kita! Ano? Nabasag ng salamin ng kotse si Angelo? Oo, John! Kaya nagpunta kami rito ng kasama kong Tanod dito sa bahay niyo para ipaalam sa'yo ang naging kasalanan ng anak mo. Kaya dinampot namin siya at andun, nakadetain sa barangay hall. Sagad sa butong katarantaduhan ng gagong yun. Madalas nga siyang mabarangay eh, dahil sa kanyang pakikipag-away. Ngayon naman, pati kotse na may kotse, pinerwiso niya. Napasama kasi siya sa mga delikwenteng wiper boy, na malamang, nag-udyok sa kanya na gumawa ng kalokohan. Eh, si Angel ang gumawa ng katarantaduhan. Ba't ako ang pinuntahan niyo? Ikaw ang kanyang ama. At minor de edad naman ang anak mo. Oh. Kaya ikaw ang magulang na dapat makipag-usap sa naperwisyo ng anak mo na gusto siyang kasuhan at ipakulong. Ikulong niyo si Angelo kung ikukulong niyo. Protocol sa barangay na pag-ayusin ang mga nagkakaroon ng mga sigalot. Kaya sumama ka na sa amin. Hindi ako sasama sa inyo. Yun. Wala akong pakialam kahit anong gawin niyo sa tarantadong si Angelo. Totoo ba ang sinasabi mo, Ning? Opo, Lola Linda. Kaya nga pa naparito ako sa pwesto niyo eh. Dinampot ang mga barangay Tanod si Angelo at pinigil sa barangay hall. Opo, kaya po pinuntahan ng mga Tanod si Mang Jun sa bahay niyo. Pero ayaw pong sumama ng anak niyo sa barangay para makausap ang nagreklamo at nagpanghuli kay Angelo. Ay, sige, sige. Ako ang pupunta sa barangay. Pag-iusapan niyo po yung may-ari ng kotse na naperwisyo ng apo niyo. Kapag hindi po yun nagpa-areglo, baka makulong si Angelo. Oh!
Nagbabalik ang inyong lingkod, DZRH 11 Racing Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Anak, makikiusap sana ako sa iyo. Bakit po kayo makikiusap sa akin? Ako ang lola ng binatilyong pinadampot mo sa mga tanod. Ang mga magulang niya ang gusto ko makausap. Mrs.? Ulila na ho sa ina ang inyong inirereklamo. Ayaw naman ho magpakita rito sa barangay ho lang kanyang ama. At ayaw din niyang sumama sa amin ang mga kasamahan ko nang imbitahan namin sa rito. Nakikiusap ako, anak. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo na sanang apo ko. Lola niya ang makikipag-ariglo sa inyo. Hindi. Hindi ako makikipag-ariglo. Tutuluyan kong kasuhan ang apo niyo para mabigyan ng leksyon. Anak! Kapag hindi niya nabayaran ang binasag niyang windshield ng kotse ko, tutuluyan ko siyang ipakulong. Lola Linda, bakit po napapaluha kayo? Ning, hindi ko mapakiusapan yung may-ari ng kotse ni Parvisyo ni Angelo. Yun nga pong inaalala ko habang naghihintay ako sa inyo dito sa labas ng barangay hall. Ang sabi, kakasuhan daw. Pakukulong niya ang apo ko kapag hindi namin nabayaran ng salamin ng kotse niyang binasag ni Angelo. Huwag po kayong mag-alala. Pero malaking halagang inihingin na ang Diyos permission na may ari ng sasakyan. Baka po may malapitan tayo na maaari makatulong kay Angelo. Wala akong alam na may hihingan ko ng tulong. Hindi ko alam kung kanino ba ako lalapit para malutas ang malaking problema ang nasuungan ni Angelo. Hindi ngayon ko kumakulong ang apo ko. Huwag ko kayong mabahala. Tutulungan ko si Angelo. Bibigyan ko kayo ng pambayad sa may-ari ng sasakyang na perwisyo ng inyong apo. Sino ko kayo? Oo nga. Kaibigan. Kaibigan ho ako ng yumaong ina ni Angelo. Ikaw pala ang dumating, Angelo. Kala ko eh. Kala nyo, nakulong na ako. Tarantado ka eh. Oo, tay. Tarantado nga ako. Gago. Basagulero ka na, na merwiso ka pa ng sasakyan na may sasakyan. Eh kung di ba naman baluktot ang mga turnil dyan sa utak mo. Ano ba naman ang aasahan nyo sa akin? Maging matino ako? Kanino ba ako magmamana ng katarantaduan? Kundi sa inyo. Hindi ka maaring magmana sa akin. Baluktot din ang utak ninyo. Lulong kayo sa masamang bisyo. Matapon ang buhay nyo. Pareho lang tayo. Nagmana lang ako sa inyo. Sabi hindi ka maaring magmana sa akin. Nagmana ako sa inyo dahil kayo ang aking ama. Hindi ka maaring magmana sa akin. Dahil hindi kita kaano-ano. Anong ibig nyo sabihin? Hindi niyo ako, anak? Oo! Hindi kita tunay na anak! Ano ba pinagsasasabi mo yun? Ano ba? Ano hindi mo tunay na anak si Angelo? Totoo yun, ninay. Kahit nakainom ako, malinaw ang utak ko. Alam ko sinasabi ko. Totoo, hindi ho ako maaring magkaanak. Dahil isa akong baog. Hindi. Hindi totoo yan. Ay, totoo! Nalaman ko na hong baog ako nung bago pa kami magsama ng asawa ko. Nung naaksidente ako sa motorsiklo, natuklasan sa ospital na hindi ako kailanman magkakaanak. Inilihim ko yun sa inyo dahil mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya hindi ko siya hiniwalayan kahit naalantad sa akin. Napinagtaksalan niya ako. Oh, Jun. Kaya nawalan ako ng ganang maghanap buhay.
At nalulung ako sa pag-inom ng alak. Para makalimutan ko ang kataksilan sa akin ng asawa ko. Ngayong malaman nyo lang buong katotohanan. Masisisi nyo ba ako na maging lasing ko? Masisisi nyo ba ako na maging malupit kay Angelo? Sa anak sa ibang lalaki na kanyang ina? Nasa tuwi na ang tagapag-alala sa akin ang kataksilan ng aking asawa? Masisisi nyo ba ako? Angelo, ako, huwag kang maniwala sa itay mo. Nakainom lang siya. Lasing lang siya. Kaya nasasabi... Kahit lasing po si itay, alam niya ang kanyang sinasabi, Lola. Naniniwala po ako sa kanya. Angelo. Kaya pala napakalupit niya sa akin. Kaya pala mula ako sa pagkabata ako. Wala na akong nadama ni Katiting na pagmamahal sa kanya bilang ama. Hindi pa niya ako tunay na anak. May bumagsak sa kwarto. Angelo! Baka may masamang nangyari sa itay mo! Nagbabalik ang Yuliko, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Pagpunta ni Angelo at ng kanyang lola sa silid, nadatnan nilang nakandusay na walang malay si June. Kaya isinugod nila ang lalaki sa ospital. Si Froy naman ay inusig ng kanyang asawa. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa punanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Froy, pagtapat ka nga sa akin. Ano ipagtatapat ko sa iyo, Melly? Nung sumunod ka kanina sa barangay hall, hindi kita kinumpronta doon. Nung makita ko na inabutan mo ng pera ang lola ni Angelo. At hindi ko na nireklamo at kinasuhan ng Angelo na yon. Hinintay ko na makauwi tayo para masagot mo yung masama kong hinala sa'yo na naglalaro dito sa utak ko. Melly. Bakit ba? Sobra-sobrang pagtulong at pagmamalasakit mo sa Angelo na yon. Nakahawig mo! Ha? Bakit, Froy? Bakit? Ha? Anak mo sa labas ang binatilyong yun, hindi ba? Ha? Anak mo siya sa ibang babae? Ha? Hindi! Ha? Malalaman ko rin ang totoo! Melly, nagkakamali ka ng hinala. Alamin ko. At kapag napatunayan ko na anak mo nga sa ibang babae ang Angelo na yon, bumando ka sa akin! Ano ho, doktora? Eh, sakit sa puso ang anak ko. At inatake siya ng sakit sa puso, kaya siya nawala ng malay. Yan po ang lumitaw sa aming pagsusuri sa kanya, nanay. Dahil po sa madalas na pag-inom niya ng alak, nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa bahagi ng ugat sa kanyang puso patungo sa kanyang utak. Naapektuhan po ng alkohol ang mga platelets sa kanyang dugo, kaya siya nagkaroon ng stroke. Ngayon ko lang po nalaman na may sakit pala sa puso ang anak ko. Hindi lang po yun. Lumabas din po sa pagsusuri sa kanya na dahil sa sobrang pag-inom niya ng alak, nagkaroon siya ng cirrhosis. Doktora, anong... Cirrhosis po, pagkasira ng atay. Sinisipsip kasi ng atay ang sobrang alak sa dugo, na siya namang lumalason dito at humahantong sa pagkasira ng mga laman nito. Kaya... Kaya, ano po, doktora?
Malala na po ang kondisyon ng sakit ng anak ninyo. Oh, Diyos ko! Hindi na po malulunasan pa ng mga gamot. Kakailanganin na pong mapalitan ang nasirang atay niya sa pamamagitan ng transplant. Doktora! Kapag hindi po sumailalim ang inyong anak sa liver transplant, hindi na po magtatagal ang kanyang buhay. Nagbabalik ang Yuliko, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Pinagharap sa barangay hall si Angelo at ang motoristang binasaga na binatilyo ng salamin ng sasakyan at naging desidido ang biktima na kasuhan ng Wiper Boy. Gayunman, nakalaya si Angelo sa tulong ng nagpakilalang dating kaibigan ng kanyang yumaong ina. Kasunod yun, nawala ng malay ang ama ni Angelo at lumitaw sa pagsuri sa ospital na may malubhang sakit sa atay ang nakilalang ama ng Wiper Boy. At ikipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Angelo! Mang Froy? Bakit ka nagpapalinga-linga? Ang asawa ho ninyo? Naiwan siya sa bahay namin. Kaya mag-isa lang ako sa sasakyan namin. Takot po ako sa kanya. Galit siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya kasama. Bakit nakatulong ko kang mag-isa rito sa tabing kalsada? At bakit malungkot ka? Kasi ho, nalaman kong may sakit ang nakilala kong ama. Hindi ko pala talaga siya tunay na kadugo. Hindi mo tunay na kadugo. Hindi mo tunay na ama ang tatay Jun mo? Hindi ho. Hindi ho ako magkakaila sa inyo. Malaki. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Dahil kahit bago pa lang tayo nagkakakilala, tinulungan niyo ako. Inawat niyo ang itay ko sa panggugulpi sa akin. Binigyan niyo ako ng pera. At kung hindi ho sa pagmamalasakit niyo sa akin, malamang nakulong na ako. Napakabait niyo po sa akin. Kabaitan na. Matagal ko nang pinananabik ang madama sa tulay ko, Mama. Oh, Angelo. Hindi ko alam kung sino ang ama ko, Freud. At kung makikilala ko pa siya. Pero, ipapasalamat din po ako. Kasi nakilala ko kayo. Kahit pa paano, naramdaman ko sa pamamagitan niyong pagmamalasakit at ang pagmamahal ng isang ama. Kalma lang kayo, mga pari ko. Huwag niyong problemahin ang bagong grupo ng Wiper Boys na nagbabalak sumulot sa pwesto natin. Hintayin lang natin si Angelo. At kapag pinabatak natin ang bato ang isang yun, siyang isasabak natin sa grupong gustong magpaandar sa atin. Galing din naman ang plano nyo, no, Boyet? Palpak? Ikaw na naman, Hing. Basta nakakita mo kami, kukontrahe mo kami, no? Eh, kasi naman palpak, eh. Masama ang plano nyo kay Angelo? Isusubo nyo sa away ang kaibigan ko? Huwag mo nga kami pakialaman. Kahit si Angelo, di ba? Pinagbawalan ka ng makialam sa kanya. Eh, ang kulit-kulit mo pa rin. Sungo nga yung kuya yung bunganga mo nang matigil na sa pakikialam. Sige nga! Ano? Sungo nga yung mga
bibig ko na makita mo hinahanap mo. Tapang mo, ha? Tapang mo. Paduduguin ko talaga yung bunganga mo, ha? Gusto mo? Kuya, sandali! Ikaw pala, Angelo! Huwag mong sampalin si Ning. Kala mo sinong sumunggap sa kamay ko, eh. Ako nang bahala rito. Ha? Diyan na muna kayo. Kakausapin ko lang siya sandali. Yeah. Sabihan mo yan, ha? Kung hindi ka dumating, Angelo, malamang napaaway na ako sa buhayat na yun. Ning, alam ko at naniniwala akong kaibigan kita na nagmamalasakit sa akin. Kaya may araw na susundin ko ang payo mong lumayo ako sa masamang barkada, sa mga delinkwenteng wiper boys, kinaboyat, na malamang magpahamak sa akin. Pero kailan ka lalayo sa kanila, Angelo? Kapag nakakita na ako ng dahilan para magpakatino. Kapag nakilala ko na ang tunay kong ama. Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Awang-awa ako kay Angelo. Halos pumatak ang luha ko habang katabi ko siya. Hindi mawala sa isip kong sinabi niya. Hindi ko alam kung sino ang tunay kong ama, Juan. At kung makikilala ko ba siya. Pero nagpapasalamat po at nakilala ko kayo. Kahit papano, naramdaman ko sa pamamagitan niyo ang pagmamalasakit at ang pagmamahal. Kung alam mo lamang, Angelo, nagpapasalamat din ako at nakilala kita. At gustong gusto ko lalong ipadama sa iyong pagmamahal ng isang tunay na ama. Pero paano ko magagawa yon? Mahigpit ang banta ng aking asawa. Alamin kong totoo, Floy. At kapag napatunayan ko na anak mo nga sa ibang babae ang angira na yon, humanda ka sa akin! Gusto kong ituwid ang pagkakamali ko nung araw at mapunan ko mga pagkukulang ko sa aking anak na matagal kong napabayaan. Pero paano ko haharapin ang galit ng aking asawa? Paano? Ha? May truck na biglang tumawid sa intersection! Mababangga ako! Ito! Mababangga! Freud! Lily, narinig kong sasabi sa'yo na doktor. Roy. Malubang naging pinsala ako. Malamang hindi na magtakal ang aking buhay. Kaya may pagtatapat ako sa'yo. At may pakikusap. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lakasan mong loob mo. Mag-atamot ka. Mabubuhay ka pa ng matagal. Pakiusap. Pakinggan mo. Sundin mo ang aking waling habilin. Anong ipagtatapat mo? Anong ipakikiusap mo? Aling Linda. Akala ko kung sino kumatok. May dahilan ho. Kaya ako naparito dito sa bahay niyo. Wala rito si Angelo.
may dapat ho kayong malaman. Sa inyong apo, sa aking asawa, at sa anak ninyo. Meli? Pwede ho ba akong pumasok para magkausap tayong mabuti? Para maipaliwanag ko sa inyo ang buong katotohanan. Itay. Ang ilo. Pinakiusapan ako ni Lola na magbantay dito sa inyo sa ospital. Salamat na parito ka. Kahit alam ko na ayaw mo akong makita. Hindi po totoo yun, Tay. Agalap na nagsisisi ako sa mga nagawa kong pagmamalupit sa iyo. Tama ang lola mo. Wala kang katalanan sa naging pagkakamali sa akin ng iyong ina. Hindi kita dapat dinamay sa galit ko sa buhay. Patawarin mo sana ako. Huwag ka nang magdamdam o magalit sa akin. Hindi ho ako nagdaramdam. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Dahil naiintindihan ko ang dahilan ng hindi magandang trato niyo sa akin. At pinapatawad ko kayo. Salamat, Angelo. Salamat, Allah. Bakit ka napaluha? Ngayon lang kita nakitang umiyak. Itay. Ay, salamat. Maraming salamat po. Narinig ko matagal ko nang pinanabik ang marinig sa inyo. Ang tawagin niyo akong anak. Gusto ko maitama ang mga naging pagkakamali ko sa inyo. Kahit hindi na magtatagal ang aking buhay. Si Froy, ang dating kaibigan ng ina ni Angelo ang nag-donate sa akin ng atay. Oo, June. Nagtapat na ako sa iyo dahil nakalabas ka na sa ospital. At nagpapagaling na lamang dito sa bahay. Gaya nga ng gusto mangyari ni Melly. Melly? Ang asawa ni Proy. Bago daw nalagutan ang hininga ang asawa niya na aksidente, humingi ito ng tawad sa kanya. Inamin sa kanya na nagkaanak ito sa iba. Sa dating kaklase ng high school, na dati pala niyang girlfriend. Kaya minsan nakalimot sila kahit may asawa na ang babaeng yun na eh, walang iba kundi ang ina ni Angelo. Si Froy ang naging kalaguyo ng asawa ko sa pagtataksil sa akin? Oo. Bago pala namatay sa panganganak ang asawa mo, naipaalam mo sa kanya na alam mong hindi mo tunay na anak ang kanyang isisilang. Kaya nabanggit niya yon sa asawa ni Melly. At kaya naging masigasig si Proy na matulungan sa Angelo. Na nalaman niyang naging anak niya sa pagkakasala. Inay! Bago daw nalagutan ang hininga si Proy, nakiusap siya kay Melly na ihingi ng tawad sa iyo.
Kaya kapag lubusan ka na magaling, paparito si Meli para ihingi ng tawad sa iyo ang yumaon niyang asawa. June? Inay, napatawad ko na ho si Roy dahil utang ko sa kanya ang pangalawang buhay. Angelo? Ning? Saan ka pupunta? Sasama ka na naman ba sa grupo ni na Boyet? Hindi. Tutulungan ko si Lola Linda sa pagtitinda sa bangketa. Wala na akong balak mag-isama pa sa masasamang barkada. Ay, salamat naman. Sa wakas, natuto ka na ng tama. Nang dapat para umayos yung buhay mo. Ngayong maayos na ang relasyon namin ng ama-amahan ko, wala nang dahilan para maligaw pa ako ng landas. Wala nang dahilan para muli akong maging isa sa mga delinquenteng wiper boys. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Maynard Landicio Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mong inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan?